Oldrich pala. Ganito kayaman ang boyfriend ni Nadine Lustre na si Christophe Barriou. Dahil sa soft launch na ginawa ni na James Reid at Isa Pressman sa Instagram noong isang araw, muling inungkat ng mga netizens ang kwento tungkol sa past love life ng aktor kasama ang aktres na si Nadine Lustre. Nalala nilang muli kung gaano kaswerte si Nadine sa buhay nito ngayon matapos ang breakup kay James, lalo na't mayroon itong mayaman at mabait na boyfriend. Matagal din kasing hindi nailabas sa publiko ang tungkol sa kanilang dalawa ni Christophe, kahit hindi naman niya sadyang itago ito sa maraming tao. Hindi lang sila masyadong napag-uusapan, gaya ng kapag nasa Maynila si Nadine dahil nakabase sa Siargao ang kanyang boyfriend na halos 10 taon nang naninirahan sa isla. Ilang beses na isulat noon ang tungkol kina Nadine at Christophe dahil marami ang curious kung paano sila nagkakilalang dalawa. Sa pamamagitan ng kanilang common friend, nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang kaibigan ni Nadine ay matagal ng katrabaho si Christophe. Minsan ay nagkayayaan sila na magpunta sa isang secret beach spot na malapit sa kanilang property. Nagpaalam ang kaibigan na ito pero ang ending ay nag-swimming lamang sila sa kanilang pool. At doon na nagsimulang mag-usap at magkakilala si Nadine at Christophe. Wala rin kaalam-alam si Christophe na isang sikat na artista si Nadine. Hindi niya alam na malaki ang pangalan ni Nadine sa industriya ng showbiz. Kaya naman mas naging madali sa aktres na mamuhay bilang isang ordinaryong tao dahil wala itong iintindihin na camera. Sa tuwing ito ay walang trabaho. Normal nga ang naging buhay niya nang siya ay manatili sa Siargao sa gitna ng matinding pandemya. Sa mapanuring mata ng mga netizens, ang pagkakakilala ni Christophe ay nailabas sa publiko. Bukod sa alam na ng maraming tao na isang half Filipino half French si Christophe, nalaman din na siya ay lumaki sa bansang France kasama ang kanyang mga magulang. Ginawang tahanan ni Christophe ang Pilipinas pagkatapos niyang magtapos ng bachelor's degree sa kursong Sociology, Political Science at Economy sa Paris. Taong 2014 sa edad na 21, nagdesisyon si Christophe na umuwi sa Pilipinas. 2 buwan matapos nitong makagraduate sa kolehiyo, ginawa niya ang isang malaking desisyon na babago sa kanyang buhay. Ang madalas na paglalakbay ng kanilang pamilya sa bansa upang makasama ang kanilang lolo't lola ang siyang naging dahilan upang manatiling konektado si Christophe at kapatid na si Stephanie sa kanilang Filipino roots at magkaroon ng inspirasyon na magtrabaho at mamuhay sa isla. Kaya naman siya ang ginawang tagapamahala ng kanilang family property sa Siargao at sa loob ng 7 taon ay nakaisip siya ng ideya na magtayo ng isang luxury resort villa sa gitna ng napakagandang isla sa probinsya. Dito nabuo ang Maison Bucana, isang magarang boutique resort sa Sitio Lisbo sa Siargao Island. Nais nilang magkapatid na magtayo ng villa sa Siargao na hindi magpapabaya sa dagat at sa mga nakapaligid na bakawan. Siniguro nila na ang sustainability ay makikita rin sa bawat sulok ng villa. Nangunguna ang kalikasan sa inspirasyon at disenyo ng Maison Bucana dahil maingat nilang inilatag ang bawat detalye ng lugar. Ang pangalan ng Maison Bucana ay mula sa French word na Maison na ang ibig sabihin ay bahay at ang salitang Filipino na Bucana na maaaring mangahulugan bilang opening o harapan dahil ang lokasyon ng kanilang property ay kung saan nagtatagpo ang ilog at dagat. Nagbukas ito noong 2021 sa gitna ng pandemya. Kinailangan ng 2 taon upang matapos ang konstruksyon nito para ganap na maisakatuparan ang kanilang vision para sa nasabing resort villa. Makikita na dito ay sinasalubong ng napakagandang bakawan o mangroves ang karagatan. Isa itong maliit na piraso ng lupa sa pinakadulo ng Malinao. Ang kanilang architecture at design direction ay isang pagsasanib sa pagitan ng 2 magkaiba ngunit magkatugmang mundo. Ito ay nakakabit sa sinaunang Filipino ancient tradition ng symbiosis kasama ang kalikasan at mga elemento. Ang pagsasama at pag-iingat ng mga flora, ang paggamit ng natural ventilation, natural lighting at native materials ay masusing isinaalang-alang sa mga detalye, habang ang proyektong ito ay kinokonsepto.
Sa paghagupit ng Super Typhoon Odette, ang pinakamalakas na tropical storm na tumama sa bansa bago magtapos ang 2021, isa sa mga estrukturang naiwang nakatayo sa Siargao ay ang Maison Bucana. Ang team ng Maison Bucana ay binubuo ng 26 na young and dynamic professionals at karamihan sa kanila ay mula sa Siargao. Ang ilan din sa kanilang staff ay mga caretakers mula pa nang makuha ng pamilya Baryu ang lupa sa loob ng higit 35 years. Ang property ay idinisenyo ni Architect Michael Litang kasama si George Tan ng Tanaw Design bilang pangunahing designer at landscaper nito. Habang ang kapatid ni Christoph na si Stephanie ay tumulong naman bilang interior designer at furniture crafter. Ayon sa kanya, sila ang nag-personalize ng lahat maging sa bawat sulok sa resort nang sa gayon ay tumugma sa kanilang personalidad at pananaw para sa ideal at eco-friendly 21st century structure. Ang private resort villa ay bukas sa mga nagnanais na magkaroon ng relaxing vacation sa Siargao at kinakailangan lamang ng 3 gabi na minimum stay sa nasabing lugar. Pinasadya ang karanasan na ito para sa 8 bisita na maaaring maghati-hati sa 4 na suites. Gayunpaman, kaya nilang tumanggap ng hanggang 12 bisita. Iyon nga lang, upang hindi malagay sa kompromiso ang kanilang serbisyo, hindi tumatanggap ang Maison Bucana ng mga individual room bookings. At dahil ang villa ay eksklusibo lamang para sa mga bisita sa iisang grupo, aabot ng mahigit 100,000 pesos ang presyo nito para sa 1 gabi ng pananatili sa lugar at ito rin ay nakadepende sa petsa na mapipili ng mga guests. Si Christoph ay hindi lang founder at managing director ng Maison Bucana. Siya rin ang owner ng online magazine na Be Siargao, isang lifestyle at community magazine ng General Luna at Siargao na nagtutulay sa agwat sa pagitan ng mga lokal at dayuhan. Kada buwan ay naglalabas sila ng surf, local at environment content, gayon din ang mga balita o kwento sa pang-araw-araw na issue sa isla, tulad ng kapaligiran, kultura, pamumuhay, turismo, kalusugan at komunidad. Ang kanilang pangunahing layunin ay mag-alok ng dekalidad na impormasyon sa mga residente at sa mga nais bumisita sa Siargao. Naniniwala rin sila sa kapangyarihan ng pamamahayag at impormasyon bilang isang kasangkapan upang baguhin at pahusayin ang mga buhay ng mga tao. Una itong ipinakilala sa mga taga-Siargao noong 2018 at makukuha ng libre ang kopya ng magazine na ito sa ilang mga establishmento sa Siargao. Sa ngayon ay kontento na sa nangyayari sa kanyang buhay si Nadine kasama si Christoph. Ang pagbabalik niya sa big screen ang isa sa mga inaabangan ng mga fans dahil matagal ding hindi nakita ang pag-arte nito. Malaki ang pasasalamat niya dahil naiintindihan ng kanyang boyfriend ang linya ng kanyang trabaho at ang pagiging isang artista. Gayunpaman, kahit masaya at maganda ang buhay ni Nadine ngayon, hindi pa naman sila handa ni Christoph na lumagay sa tahimik. Wala pa nga raw sa kanilang isip ang magpakasal. Sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, kumpiyansa na sinabi ni Nadine na itinuturing na niya ang kanyang sarili bilang isang mayaman. Pero ang kayamanan na mayroon siya ay hindi kayamanan sa pera o sa kung ano pang material na bagay. Aniya, "I think I am rich because I am contented. I count my blessings. It's really just understanding that what you have now is all that you need in life." Mga ka-showbiz peeps, nais niyo bang magbahagi ng inyong opinion sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts now in the comment section below.